Hi, ko si Hilda. Oo, sige si Guay hamon niya. Ko si Tuno, ko may kiaw din kang tungkol, sige, kami kang BIR ko. Si Tuno, kini kay si ko, si Tui di ko kay si ko. BIR si Tuno, so si Betyo lang ko yung hige invoice lang la. So, lani invoice lo tong siyo, lani invoice tong siyo, we kyo tsoy, sales invoice, credit invoice, charge invoice, collection invoice, asi service invoice ko. Diaw lang na uso, diaw sa loki, di ba lang tong siyong, nandi na si talking kong si, di na invoice diaw loko lang, na ulan mo sige, kyo tse official receipt. Official receipt tong siyong o si, lang na si kong, lang na buhay lang mikya. Diaw sa lang, si Chu lang na may susyaw, lang na si ho lang, hige, invoice diaw, di ba lang etsut. Counter receipt, as it should sige utsua, na o, oh, doon, sige, wa te tiyo di, sales invoice lo, di ata di ti sila, te cheke lo ko, yun na te cheke, di ata lang sa, na tong siyong lan, eh, siya hit yung official receipt ko, pero, chitsu no, BIR o, yung kay si Bobe, yung Bobe siyang din di official receipt la, so, di na u, si, o, so, ay, invoice o, di, cash up to di, yung di na invoice la, di ata, chitsu, di na invoice, chitsu, bo, bo kyo che ke ki yelo la so si di tuli tuli to di yang lo ko na yang adia lo di choko ke chai cheng si ne invoice la a chin chu di na o chi ke official receipt ko di e choi di ko ke shok e ga ka o chap di ge bela sige sige official receipt si le yang le kong o di si kong a kunare di boy abc kong si di boy abc kong si la si kong kunare di ke invoice ho tao si it di sa a di o di ki shu xiao Siu tiyo di tiyo tiyo la huan a cheke a si hien si an di official receipt o di siya bo a di tiyo di ka ABC siu siya di a iye invoice ho tau si it di sa lan so ikon a lan siu go bangun diyo cha mko di u siya iye invoice kui ho ko so lan si tong siyo si ane te ko so kini kai si ko a chi chung kai si ko la a diyo cha ko any di kong di ngo ko tu si long chong si invoice bo 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 ye official receipt lo la at si chuni na kong Hilda bituwa naman kung wa na o official receipt pero ka bo invoice di eto ay dit ki din e BIR kwan di shock dito lo e BIR ko di ao dito toa di wa official receipt para ikay kam invoice la na si Chimbo ko di na be di chok di ke official receipt a surrender mtang ko iyang lo ko di di gwa in chige sine invoice lo la So, chichu no, ige invoice o ibe yung sige miya lang la. Koko invoice lo la, boko siya sales invoice lo, boko siya cash invoice lo, asi credit lo, charge lo, collection lo, service invoice lo. Long chong si kwan invoice lang la, bo hunya to yung miya lo la. Diyo sa official receipt ko to si bobe lang bobe yung lo la. So, ige official receipt to si kyo to supplementary to si ye si si chu di ge supplementary si with this si kong si ge official receipt para with di be di shu xiao para si ge invoice number pero ni na si kong di na si si ge official receipt na bo kami ge invoice ko BIR boy boy tanggap la di boa tang chong hing ge input tax la diao cho ko te di ko si chu no yung babae ka ige tin number ko di ba buhi chige lang uri ge tin ko Si chong chige tin no, long chong din na si sin sabi cheng tin number ko, long chong si digitalize lo la. So din na kong digitalize ko, di miyeng ko ki BIR lo la. At di buwet so, di nang lang nale, nao lang be ko, oh, Yilda, waka di chong na lang, di kawa kong di miya, di si, di ti si, wata ki BIR cheng ko, di hige, chon, di hige buwet so di. Di chit chong sine ko, di nabe si apply ko long chong si ang online no la online lo ko diao cha e ho di QR code ko di chai cha ya kwa di ge di tin number si cha ake kasi chun ulang ni asi ulang ni let's shoot ke tin number la diao chi chu di nao nang e tin number ko di to ki BIR o diao cha di to ki cancel di ge de wa chi tin la so di tin number o si BIR si bin kwa di chu lai kya to lo la msi kong di kong si titolo ha di tin number si kwa di kya tolo
ng CD kung si titulo. Kasi uwe te may ko, pwede uwe, uwe ko dali di ki cha to akin kong si etaw lo. So di itin ko, e address ni tong song kedis cha, siya may kong si etaw lo, ko si zoom si ani ya. Di itin number si based on kwa di kya to lo. Di ako chichu di kong di, kong di na si kya ti binondo. Di ako sa di ti pasik ni cha taw lo. Ige bobutoy la, basta di itin ko di yung kish kige. Binondo dito kay RDO 30 ko, dito si Cheng tin number ko, ang online. Ay diyaw dito, di na te, yung tin number dito sa teki ho din, dito di lalit siya taulo dito si, to si yung elo, dito si ho din ke HR, at si di lalit kuy kong si lo ko. Di so chay, di kong si kuy ti pag so chay ko, bubutwe la. Basta tin number si based on kwa di kya to lo. So, what's it to no? Wa e share wa e interview ko kasi wa interview wa si ang RDO 34 ko yige RDO Jeff Taboga ko kaya yige cast actually Jeffrey Casqueho ko din e kwa wa interview tige si yige Tagalog version so wa tito wa intro si yung lani uwe ko para kading kaisya ko so tao si hang lang ko sa solo ki boli yung OR lo long zong si invoice boli yung official receipt lo as si provincial provisional receipt long zong si invoice lang so di na ay di na sinyo hige lang di pang siyaw hige siyaw bo pala di na si ho duplicate copy as si Xerox copy di nang ho hige original na yabe huwa di pa so di na lang na hindi na kam siyaw ito si tapay huwa di chilo di sa ho ihige original invoice tapay huwa di chilo di ho duplicate as ilang napala di hindi dito si invoice na boso yaw issue official receipt so din official receipt na yung diablo as si boso yaw ko kay in sine lo so gwa dito sige si kin sige si sine na BIR ay tong tibuit sige lang. Before EOPT, meron tayong dalawang main na resibo. So alam mo naman natin mga Pilipino pag resibo, official receipt. Uh-huh. Pero dito, didefine na talaga sa EOPT na hindi siya official receipt ang gagamitin para magamit mo as deduction yung input doon sa VAT output mo. Ang kailangan gamitin ay invoice. Hmm. Kasi noon, dalawang ginagamit, invoice para sa goods, services, receipts, official receipts para sa services. Ngayon, inalis na yan, yung official receipt. Isa na lang, invoices na. Invoice na lang. For goods and services. For goods and services na ang gagamitin. So, makakatipid na rin yung mga businessman kasi kung nag-cater, ang kinikater ng negosyo niya ay sale of goods and sale of services, isang resibo na lang gagamitin niya, which is invoice. So, parang mapapalitan na natin yung resibo. Hindi na natin ano, i-mention yung resibo, invoice na lang para masanay. Invoice na lang? Yes pa. Tapos ang invoice ngayon, wala na expiration? Wala na. Ang gusto ko sana itanong mo, Dr. Hilda, paano ngayon yung mga gumagamit at may mga official receipts pa? Oo, paano yun? Katulad ako, meron pa ako official receipt. Yan. Pag meron ang official receipt, dahil nag-take effect na yung ating batas, pwede mo i-apply naman sa BIR, natatakan na lang ng sales invoice. Okay, pero itong mga official receipts na ito, pwede lang gamitin hanggang katapusan ng taon na ito. So next year, lahat invoices na lahat. Pero need ba, let's katulad sa akin, need ko ba i-surrender sa BIR para gupitin? Next year na yan. Ah, next year. Uh-huh. Basta, o kasi meron ako invoice, meron din ako official receipt eh. Oo. Uh-huh. So invoice na lang ang gagamitin mo ngayon. Eh pero paano naman? Kasi official receipt, kinakailangan kapag ka naniningil ka. Dati yun. Ngayon, ano ibibigay namin doon sa... Pag naniningil ka na, invoice na. Pwede ba, kung ikaw meron ka ng invoice ha, ang sinasabi mo, may OR ka, may invoice ka. Yes. Pwede mo na itigil yung paggamit ng OR mo. Invoice pero, na lang. Let's say, kapag ka, siyempre pag una, pag ikaw ay mangongolekta, ang una ibibigay mo, resibo, invoice. Collection. So, collection. Yung pinaka-invoice mo, so magbibigay sila ng something na parang counter receipt. And then kapag nagawa na yung cheque,
bago nila i-release ang cheque, kailangan mo sila issue ng official receipt. Mm-hmm. So, ngayon, ano na sasabihin namin doon sa... Pwede na invoice na. Kasi invoice yan ang bagong batas ngayon. So, alam ngayon. Nila din. Oh. Dapat alam nila yon. Yes. Oh. Kung gusto mo na i-surrender yung OR mo, pwede mo na i-surrender yung OR para matanggal na sa'yo. Pero, kung ikaw OR lang yung ginagamit mo at wala ka pang invoice, pwede mo pang ituloy yung OR mo. Masabi lang na mag-abiso ka lang sa BIR na tatatakan mo lang ito ng invoice na. Pero, so hindi na kailang magpa-print ng hindi muna. Oo, next year ka na magpa-print. Ah, kailan ta rin? Next year na. Oo. Kasi, hindi pa namin masasabi yan kasi nag-draft pa kami ng regulation tungkol dito. Pero yun lang ang pagkalam ko. So, medyo hintayin lang natin yung ilalabas namin revenue regulations. Ayan, at least na may karagdagan na naman ito, bagong information to ha. Hmm. Kasi ito kadalasan ang ginagawa kapag ka naniningil na, bago mo makuha ang cheque, talaga nangihingi yung mga company ng official receipt. Pero ngayon, pagiging invoice lang, pwede na. So, anong ibig sabihin pag-invoice? Mm-hmm. Meron po tayo sales invoice, may credit invoice, meron tayong charge invoice, basta invoice. Uh-oh. Yan yon, pwede yan, pare-pareho yan, basta invoice yan. Baka kasi akala lang nila sales invoice lang eh. Mm-hmm. Meron din tayo iba-ibang classification na invoice. So, this is now your primary receipts na pwedeng pagkuhanan po ng input tax kung value-added tax registered, yung supplier po ninyo. Pero kung magpapa, kung ano yung meron silang invoice, at let's say kung magpapagawa sila, isang klaseng invoice lang, either doon sa nabanggit, invoice, sales invoice, collection. Yes. So, sa akin parang nakalagay ko, collection. Service invoice. Pwede yan, service invoice. Service invoice. Okay. Ngayon, supposing lang naman, yung sinabi mo kanina, may OR ka, may sales invoice ka. Oo. Diba sabi ko sa'yo, ngayon, as of now, gamitin mo na yung sales invoice mo. Red weather services o goods yung sinusupply mo. No? Ngayon, anong gagawin mo ngayon sa OR mo? Yung OR ngayon, pwede nang gamitin as supplementary receipts. Okay? Para sa'yo. Like I said, dalawa ka eh. Dalawa yung klase ng resibo mo eh. So, pag sinabi kong supplementary receipts, hindi na po pwedeng pagkuhanan po ng input tax. Supplementary na. Oh. Gaya ng sabi mo kanina, maniningil ka, nag-utos ka, pwede mong issue yung OR muna sa kanila, pero supplementary receipt na yun. Pero once nakuha mo na yung pera at dineliver na sa'yo yung napagbentahan, papalitan mo po yan ng sales invoice po. So, kasi ilalagay mo naman doon sa official receipt mo, ito ay para sa anong sales invoice number. Yes. Yan. So, yun na. Para klaro tayo kasi ako talaga meron akong dalawa. Meron kapag ka, kasi services di ba? So, kapag ka ako ay mag-collect, ibibigay ko aking service invoice, the services render, and then after 2 weeks or 3 weeks, maniningil na ako, nag-i-issue naman official receipt, which is now, hindi na kinakailangan na magpa-print pa kayo ng isa pang official receipt. Aside from doon sa registration, ano pa mga services na ginagawang digitalize? Under Oros pa rin. May bago tayong team ngayon. Yung process of registering the team or verify your team. Kasi meron tayong tinatawag ngayon na digital team. So, yung digital team, mahirap ng PKN. Kasi maraming nagbebenta ng team. Kahit nga sa... Pati team number binibenta na rin? Maraming nagbebenta. Pero, with the existence of the digital team, mahirapan na po sila dahil under Oros, meron siyang QR code na rin. So makikita mo doon kung sino talaga ang nakapangalan doon sa team na 'yon. Kung hindi ka naman registered, so pag hindi nabasa yung QR, ibig sabihin peke yung team ID mo. Kaya napakadali na. Paano yung sa mga newly graduate, tapos kailangan nila ng team bago sila makapag-apply ng trabaho. Ito ay base kung saan ka nilang address sa bahay nila. Hindi doon sa kung saan siya papasok. Yes, oo. Kasi ngayon, ang pagbibigay ng team,
base na ngayon kung saan ang residence mo. Based sa residence niya? Yes, oo. At hindi, pagka ganyan, mga newly graduate, okay, ayun ang kadalasan tinatanong sa amin, ano po ba ang kinakailangan nila i-present sa BIR? Eh, kadalasan naman, mga walang ID pa yan eh. Yes. Except ngayon, may national ID. Yes, may national ID na po tayo. So, kami naman, ine-encourage namin na kumuha na po kayo ng valid ID ninyo para mapadali lahat yung mga transaksyon nyo sa ating gobyerno. Mm-mm. Kasi unang-una, sa lahat po ng transaksyon sa gobyerno, ang rinerequire po talaga is a valid government ID. Mm-hmm. Ngayon, kung wala ka pa yung government valid ID, bagong graduate ka, nakapagboto ka na nung election nung 18 years old ka, dapat man lang, meron ka ding postal, tawag mo dito, voters yung ID. Voters ID ng COMELEC. So, pwede na namin pwede i-honor na yun. Well, let's say, kung yung barangay nagbibigay ng ID. Hindi po namin talaga pwede tanggapin yun. Kasi ang una-una, wala sa listahan ng valid government ID yan. Mm. So, what are the valid government IDs? Ngayon, ang number one ngayon yung PSA issued natin, yung national ID natin, yes. Yung mga driver's license, yung mga PRC licensure IDs, yes. Tapos meron tayo, of course, yung ating passport. Those are the pinaka-valid na ID yan, yung passport talaga. So, marami din yung mga ibang ahensya na pwede makapagpatunay na ikaw talaga. Yung tao na yan at ang birthday mo, iyan, at dito ka nakatira, yan ang mga makikita mo talaga na valid ID. Ngayon, Doktora Hilda, ito ngayon, tungkol pa rin ito sa TIN, no? Oh. Kasi pag minsan, dinadagsa kami dito sa aming tanggapan dahil ang dami din yung mga may TIN na. Oh. Pero nakakalimutan nila yung TIN number nila o nawala na nila. Oh. O kaya sila naman may TIN number nila, hindi nila alam kung saan nila rinehistro, kung sa Baguio o dito sa Maynila. Yes. Ngayon, pumupunta sila sa amin. Be-verify kung tama yung TIN, kung tama yung address, at kung gusto nilang ilipat. Ngayon, meron na kami yung tinatawag na under sa aming Revit chatbot, makikita nyo na po doon ang aming TIN verifier na app. Doon pa lang, hindi nyo na po kailangan pumunta sa amin. Gamitin niyo po yung app na yon para malaman niyo po yung tamang TIN ninyo. Kung na-issuean na kayo ng TIN, yung tama po kung saan naka-resto yung dati yung TIN. Kasi yon ang nagpapadami din ng mga tao dito. Ngayon, naglabas ngayon ng memorandum or RMC, ang aming mahal na commissioner, na hindi na namin i-entertain lahat yung mga nag-a-apply ng TIN. Na yan. Ay, yung mga, ibig ko sabihin, yung mga nagbe-verify ng TIN na yan. So, gagamitin lang po yung aming system para makakon kayo. Unless otherwise, may pagdududa sa TIN na inisyo sa inyo, o kaya nagka-problema yung aming system. That's kaya, the only time na pumunta meron siyang dalawang TIN number. Yan pa. Oo. Kung may dalawang TIN number, pwede na kayong pumunta dito para magawan natin ng kaukulang. Para yung isa i-cancel. Yes. Para ma-cancel yung isa. Tatandaan po natin, ang multiple TIN is a crime. Lalo na pag may negosyo ka po. Oo. Kapag nagsarado ang iyong business, dahil yung TIN number na ginamit mo, and then, nakaroon ka naman na nag-invest ka o maging kasosyo ka sa ibang partner mo na need na TIN number, huwag po kayo mag-a-apply ng panibagong TIN kasi iisa lang ang TIN number habang buhay na. Habang buhay na yan. Hindi po namin kinakansel ang TIN. Magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng TWTL.